What's up guys? Ayan, so welcome po sa aking Halloween special episode 2. At ito po ay pinamagatang My Horror Stories. So ngayon magkukwento ako sa inyo ng libang stories na nangyari po sa akin. At ito po talaga ay based on my experience, hindi ko po ito kinopya. Ang mga story po na aking kukwento sa inyo ay pawang katotohanan po. Wala pong ginawa ditong imbento lamang para po lamang sa video na to. Lahat po ay totoo. So simulan na natin. Horror story number 1. Ito po nangyari nung third year high school ako. Bakasyon ko noon that time sa Olongga po or sa Subic. So yung nanay ko noon is sinama niya ako kasi nak sama ka bakasyon ka sa door, sa parang boarding room nila or boarding house ganun. So doon sa boarding house na yun, dalawa lang sila. Papalitan sila kasi isa pang gabi tapos yung nanay ko pang umaga. So, ang sa mga di po nakakaalam, ang nanay ko po ay security guard at that time po sa Subic Freeport po siya na duty. Pagdating ko po doon, ito po ang unang nangyari po sa akin. Hindi po nila ma-explain kung bakit daw po hindi nila ako magising-gising dahil ito po ang nangyari. Pagdating po namin doon, duty na po yung nanay ko ng gabi po. At hapon pa lang po, sinabihan niya na ako na yung kasama niya nga, na parang palitan niya, kapalitan niya, eh pupunta doon, kakatok yun ng mga bandang 6 o'clock. So, need kong buksan yung pinto. So, yung boarding house na, o yung boarding room na yun, eh sobrang liit lang niya. Parang 5 tao lang kayang matulog doon. At basta maliit lang siya. So, ganito na nga nangyari. Pagkadating ko doon, kumain ako ng ano lang, ng tamang kain lang na panggabi. And then, sabi ng nanay ko, oh, ito, kumain ka muna ng pang merienda mo. Tapos mamaya kung gusto mo kumain, ng panggabihan, kumain ka. So, yun na nangyari. Nakatulog po ako noon that time. And then, at pagtulog ko noon, sunod ko nagising is umaga na. Nagtataka ko noon kasi, pagising ko, andun na yung mama ko, syempre, ano niya na, kaka-out niya lang. And then, pagkukwentuhan ako nung kasama niya, pati nung parang landlady sa kanila, kasi sabi sa akin, uy, iha, ginigising ka namin, hindi ka magising-gising. Tapos sabi ko, ha? Sabi ko, bakit? Wala naman pong gumigising sa akin. Pero, totoo na, wala talaga akong naramdaman. Kasi ako, sobrang ano ko lang matulog. Basta may tawag doon. Pero, nagtataka ako that time, bakit hindi ako nakaramdam na may kumakaykay sa akin, ganun. Na parang, uy, gising ka na, ganito, ganyan. So, nangyari daw noon, para makapasok daw yung kapalitan ng nanay ko doon sa boarding room nga, is parang may umakyat pa doon. May uwang kasi yung boarding house noon, tas umakyat doon, tas yun, doon. Hanggang sa minuksan yung pinto. Tapos tulog na tulog daw ako. Ewan ko kung bakit. Siguro dahil sa pagod. Pero kasi may mga ganun tayo, diba? Pero hanggang ngayon, para isipan pa rin saan ba't hindi ako nagising noon that time. Diba? At eh, lahat daw sila noon tinatawag ako. Diba? Creepy. So ito naman yung pangalawang nangyari. Doon pa rin, same pa rin doon sa horror story number 1 ko. So ito na nga po. Akala ko yung mga white lady like that, something na mga ganun, is hindi siya totoo, hindi siya real, na hindi ko ako makaka-encounter ng ganun. Pero ito, ako lang mag-isa nun sa boarding room, wala yung kapalitan ng nanay ko, tsaka yung nanay ko, wala din. So, sa pagkakatanda ko po, 3 o'clock po yun ng hapon, at nung that time, meron akong cellphone nun na yellow, na QWERTY, Cherry Mobile. So, hilig ko mag-mirror selfie. Ganon. Di pa usin term na selfie, pero selfie ang tawag doon. So, that time, meron nung para akong mirror. Tapos, yung cellphone. Tapos, habang mag-i-click ko na siya, nagaganyan ako, nagulat ako, may dumaan doon sa mirror na nakita ako doon sa cellphone. Tapos, napahinto ako. Sabi ko, shit. Ano yun? Napagunan lang ako. Eh, ako lang. Yung mag-isa dun. Hindi naman kinikilabutan ako. Hindi siya. Ay, kinikilabutan ako lang. Eh, hindi naman siya. Hindi naman parang may gumano na cortina or something dun. Kasi, paano magkakaroon? Tapos, color white siya. And then, tinignan ko siya dito kasi, ang bilis na, yung lakad niya, sobrang bagal. Sobrang bagal ng lakad niya. And then, dun ako nagtaka talaga na parang, ano yun? Tapos, pagtingin ko sa likod ko, nandito siya sa likod ko. Tapos, parang na-stack up ako dun sa moment na yon na, ano yun.
Pero tinitigan ko siya. Pero nakita ko sa mirror, wala siyang face. Basta kaganoon lang siya. Alam ko mabait naman siya kasi wala siyang ginawa sa akin. Pero ang creepy. Tapos after nun, nakaganan lang ako nun. So, kinakapuan ko. Tapos parang 5 minutes, gumanon na ag-iba ko. Tapos, sunod kong ginawa, umiga ako dun sa ano namin. Paghiga ako dun, hindi ko nasindi na yung ilaw kasi nakatulog na ako, inintay ko nung nani ko na dumating kasi natatakot talaga ako. Baka mamaya, sindi ko yung ilaw, pagtingin ko nasa likod ko pala siya. Like that, mga ganong story. At saka alam naman natin, pag subik or along ka po, maraming mga ano, diba, mga nangyari nun, like nung World War or nung American period, American era, ganon. So yun, creepy. Tapos that time, sabi ko sa nanay ko, miuwi na tayo. Oh, hindi pala uwi. Milipat ka na. So that time, ang galing din kasi sobrang coincidence din na lilipat talaga kami. Kasi nga mahal yung lupa. So ito naman nangyari to dito sa amin, dito lang sa amin, sa Cavite. So yun nakikita niya sa labas, yan. Bahay kasi yan. Tapos dyan malapit yan. Basta pag dito kang way pumunta, andun yung puno. Yung puno na yun, kinat na yun ngayon. At yung puno na ay puno na mangga. So sobrang taas nun at sobrang lago ng mga kanyang mga leaves. So ito na nga. So naglalakad kami magtotropa, si Apple, si Katkat, tsaka si Jingjing. Tapos ngayon, si Jingjing, mahilig yung magbiro ng mga something. Uy, alam, yung ano, may multo, like that, kaya mga ganun. So ako nun, ako yung napagtripan niya. Kasi ang nangyari nun, si Apple tsaka si Katkat, nasa unahan namin naglalakad. Tapos ang katabi ko, si Jingjing. Bali, kung pag gumanon kami, si Jingjing, mas nasa unahan ko. Tapos ito yung, andito yung puno, imagine niyo na lang. Andito yung puno, ako, si Jingjing. Maya-maya, sabi sa akin ni Jingjing, niya, comes tingnan mo. Pinoint niya yung dun sa may puno kasi napadaan kami. Pag-point niya dun, may kinikilabutan naman ako. Pag-point niya dun, may nakita akong nakaganyan nun. As in, ang haba ng buhok niya. Alam niyo yung sa Sadako or Sadako, ganun na ganun yung mukha niya. Tapos parang tumitig ako sa kanya ng mga 2 seconds sa pag ganun agad ako. Sabi ko, shit, ano yun? Pag ganun ako, tapos pinaghampas ko si Jingjing talaga na, oh, yan yung pinakita mo sa akin, ano yun? Huwag ganun ako. Tapos kinikilabutan talaga ako nun. After nun, wala na. So, sabi kasi nila, kapag yung taong nakakakita na nasa unahan mo, kahit wala kang third eye or something, kapag nasa unahan siya at may pinakita siya sa yung ganun, makikita mo yun. Ewan ko kung bakit ganun. Pero ganun yung mga sabi nila. Nababasa ko yun sa mga Spookify, sigaw, ganun. Ganun daw siya. So, ito namang story na to. Nakwento sa akin to ng aking nanay. Aking mother. So, itong story na to, sa Subic to ulit. So, nung nasa Subic siya, dun, diba, dun nga siya naka-duty. So, that time daw, pang night shift siya. And then, mag 3 o'clock yun ng madaling araw. May tumawag dun sa telephone, tawag yung intercon, galing dun sa loob ng office. Kasi parang merong guardhouse dun sa labas. Dun siya naka-duty that time. Tapos sa loob, parang walking distance lang siya. Dun na mismo yung office. So, ang nangyari, may tumawag sa kanya. And then, nagtataka siya, bakit may tatawag? Eh, kasi pag ganun, yung mga tao, parang walang tao doon. Kasi, Sunday yun. Diba, Sunday yun. So, alam naman natin, pag mga minsan, mga ganun, pag factory, Sunday, walang pasok. Diba, yung mga iba. So, nagtaka siya nun, bakit may tumawag? And then, ito na. Nung tumawag sa kanya, ang boses is Japanese or Hapon. Nagtaka to yung nanay ko, Japanese. Bakit may Japanese dun, di ba? Eh, alam niya kasi, na parang Linggo ngayon, wala talagang tao dun. Tsaka alam nila yun, kasi sila yung naglalag nung mga pumapasok, di ba? So, ayun na. So, nung tinawagan siya, eh, syempre, sagutin niya, hello, ganyan. And then, itong Japanese na to, nakapagkwentuhan sa kanya about something ganon. Tapos parang yung nanay ko hindi naniniwala sa kanya. Tapos sabi nung Japanese, syempre medyo Hapon yung boses. Pero English, ang sabi sa kanya, you can feel the wind. And then yung nanay ko, parang, parang ganon. And ang time na yun, biglang lumakas yung hangin. Tapos parang, ano siya na, ala, ito ganyan. Tapos parang nakalimutan ko na kasi yung ibang kwento niya. Pero ang sabi niya kasi sa akin, may binanggit na pangalan itong si Japanese. And then, tinanong niya to, kinabukasan, dun sa mga nasabi daw nila, yung Hapon na daw yun, eh yung may-ari ng ano. And, ay, shit! Ano yan? Ay!
Ayan, kasama ko pala dito ngayon si Ine. Ayan, yung magpakita. Ano yun? Ayan, ayan po si Ine. O, balik ka na doon. Ay, gusto niya. Nahangin kasi, te. Ay, no. Tsaka, ayan, gulat siya. Pero nila, yung hapon na daw yun, yung may-ari na, ano. Ah, shit! Ayan, so, balik tayo. Ayan, so ngayon nga, tinanong niya yun kung sino ba yun. Tapos ang sabi daw, yung Japanese daw na yun, I forgot the name, pero huwag na natin ilagay. Ang sabi daw, yun daw yun yung dating may-ari daw nung pinabante niyang ano, factory something sa Subic. So, ayun. Shit. Sado mo na, ayan! Another one. Ayan po guys, sorry po sa interruption dahil nga po ito po aming bintana ay kusa na lang pong sumarado. Bakit nga ba sumarado ang aming bintana? So, nung itong story naman ito is nung elementary ako. So, nag-elementary po ako sa Rivera Village Elementary School. Shoutout po sa mga kaklase ko dyan, mga nanonood, naka-elementary friends. Ayan. So, ito pong nangyaring ito. Grade 6? Ayan, grade 6 po ako nung nangyari ito. So, hindi naman siya doon nakakatakot, pero as a kid, that time, as a pupil, grade 6 pupil, medyo creepy siya. Kasi nung time na yun, halos sunod-sunod po yung mga ganong eksena sa school namin that time. Kasi nga po, parang yung halos yung elementary years ko, uso yung sakit nga na dengue, tapos yung mga ilan mga nagtitigil doon sa amin. Pero hindi naman miss school. I mean, mga classmates, batchmates, ganun. So, yun na nga. So, nung elementary ako, nung grade 6 po ako, pang umaga ako, and then, kailangan 6 o'clock, pagkabel, kailangan po, ibababa kami, tapos, magsasayaw kami ng pang-exercise, ganun, tapos magpa-flag ceremony kami. So, nung time na yun, matangkad po ako, at malaking bata talaga ako nun. And, sa likod po ako lagi nakapwesto, so pila-pila kami, ganun. And then, yung room po namin that time is sa third floor at sobrang, ano nun, basta mataas siya. So, ayun, mababa na kami. So, nung pila-pila na kami, may hagdan, tapos pababa din, may wall. And then, yung wall na yon may mga, ano po, may mga painting po na mga flowers like that. Para siyang white wall na may mga ganun. So, dire-diretso lang ako. So, nung time na antok-antok pa ako nun. Anong ganun pa ako nun. And then, biglan na lang akong nashook. As in, pag ganun ako, kasi po, may tumagos dun sa wall. Tapos, ang kita na lang sa kanya, siya, ano siya, feeling ko, lalaki siya kasi, yung polo, di ba may hanggang dito, yung polo na white, yun na yung kita sa kanya. Wala man ako nakita ng something, pero nagulat ako, ko, pag ganun ako, ano yun? Pag ganun na lang ako, sabi ko, okay. Tapos, diretso na lang ako. Tapos, ayun po. Nung makita ko yun, parang, ano ba yun? Ano yung mga ganun? So, ayun, pagkakita ko nun, parang, ano na lang ako na, okay. Tapos, kwento ko mga klase ko. Uy, ito, ganito nga, ano. May nakita ka mo ko, ganito. Tapos, oo, ako din. Kasi si ma'am ganyan. Ano, habang nagle-lecture tayo, may nakita siyang dumaan din sa, ano namin, sa na naka-white, ganun-ganun daw. Siyempre, nung time na yun, itchucherot kami, kaya masyado kaming, ano, tsaka, andun na yung, anong tawag sa ganun, parang, may ganun talaga mga myth na sinasabi natin, kahit mga bata tayo, na kapag yung mga school natin, is dati siyang cemetery, yung mga ganun, diba? Kaya, takutan talaga. So, ayun. Ito na po yung last story po muna natin sa ngayon, dahil gabi po at natatakot ako. Yun, so, siguro, ano na rin yan, ang tag doon, sign na tumigil ka na, Camille. Ayan. So, ito na po ang last. Ito. Hindi mo siya ganun ka na, pero ang creepy na yan. So, ito na po. So, ito naman nangyari ito sa EAC or sa EAC. Summer class siya that time. At nung time na yon Sabado, may klase ako nun. Pag Sabado po kasi, halos sa summer pa, di ba? Halos walang pong tao sa school. Kahit faculty, minsan konti lang. And then, ito yung nangyari. Pauwi na ako. So, pag-uwi talaga ako, lagi akong umiihi talaga. Kasi mahaba po ang biyahe ko. So, pumasok ako dun. So, Sabado siya. Walang tao. Alam mo yun, nakakabasag sa tenga. Yung sobrang walang ingay. And then, yun. So, ito naman, si Camille, kumanta.
kanta ako. So that time, ang kinakanta ko po nun is yung kanta ni J-Roa. Basta kanta yun ni J-Roa. And then, alam yung feel na feel ko kasi yung vibes nung, ng, sa mga CR, di ba? Medyo kulog, tapos ang ganda ng boses. Edi, anong, edit taas na ako, tapos kanta na ako. Tapos, palabas na sana ako, pukunin ko na yung bag ko, nung sinabi ko yung linyang yun, bigla siyang sumabay. Pero yung boses niya, maano, mas matinis sa akin na medyo malamig. Tapos, alam yun, dire-diretso ko may bag ko talaga. Tapos, dire-diretso, alam mo yung gusto ko sumigaw? Na, alam mo yun, kung kayo yung nasa feeling ko, syempre wala kasing tao. No? Tapos, alam ko walang tao doon. Kasi pagkapasok ko, tinignan ko yung salamin, bukas lahat ng cubicle. So, ayun na. So, nalaman nyo naman, diba, yun sa episode 1 ko, yung mga something ganon sa EAC, na may ganon nga. So, ayan po. Kung nagustuhan nyo po itong video na to, mag-comment po kayo sa baba kung alin po yung horror stories nyo na something creepy, ganon, like that. At nga pala, huwag nyo po kalimutan i-like at i-share itong video na to. And sana po nagustuhan nyo po yung episode 1, pati po itong episode 2. At tintayin nyo pa rin po ang aking episode 3. So guys, so please like and share. Share nyo rin to sa mga friends nyo, like that, kung nakarelate kayo. Ayun po. And please don't skip ads. And always remember, be kind to one another. Bye, guys!